Where is the provincial auditor? Oh my God, patay! Kawawa naman yung provincial auditor. Naku, nagagalit na si Presidente Marcos Apolacay. Pag nagalit yan, malaking gulo. Kasi hindi naman sumisigaw, pero medyo lumalakas ang boses. At saka namumuti yung mata. Afraid! No. You, Capitanes del Barrio, have you received any of the free medicines that have been sent to Misamis Oriental? Yan naman kasi, nagkakabukuhan lagi. Papano, mahilig yung papa ko magpulong-pulong ng mga barangay. Tapos itatanong niya, ano, dumating ba yung programa ng gobyerno? Eto yung programang gustong-gusto pa naman niya. Ang title, binigay niya yung apelyido. Oh my God! At ang wow! Ay Medical Assistance for Rural Communities and Other Sectors. Marcos ang nakatatak sa medical bag. Pag nag-disappear, disappear na rin yung pangalan namin. Kaya malaking gulo yan. Naku, binisto pa ng mga kapitan. The doctors come to the barrios and treat those who are sick and cannot pay. They are supposed to use the medicines I sent them free without collecting any money. Now, are they coming to your barrios to treat the sick? Patay kang bata ka. Kumukumpas na yung kamay. Nagwawala na yung tatay ko. Wild na yan sa kanya kasi very controlled yan eh. Sundalo yan, very disciplined. Pero galit na yan. Nagwawala na yan. Papano, binili niya ng malaking halaga, 60 million, talagang bilyones na yun noon. Malaking halaga na yun, binili niya, hindi na umaabot. Ang lakas pa ng mga kapitan magsumbong. No! Naku, naloko na. Kahit paano, inawat ang sarili. Ayan, control na ulit. Hindi katulad ko, magwawala ako dyan. Right on the spot, tuloy-tuloy ang yelling away. Pero siya, kinontrol ang sarili, ngumiti, inakbayan, at pare, ano ba talaga ang totoo? Sabihin mo na. Municipal Health Officers, I've been going to your barrios and giving you medicines. All right now, doctor. There are 23 municipalities here. How many rural health units are there here? 23 or so. 23 rural health units. And you have 23 doctors? No. We have only 19 doctors. 19 doctors. All right. From the what? From 400 to 1,400. There should be one rural health unit for every municipality. There we go! From now on, pak! Ganon, there will be! Ayan, talaga naman! Naku, si Apolacay. Kaya, mula sa galit, pangiting-ngiti para mag-confess na yung tao, pagkatapos, inutusan na ng bonggam-bongga. Naku, if I were you, sumunod ka na. Malaking gulo yan. And I have bought free medicines for this year amounting to 16 million pesos. These medicines are supposed to be given to the different provinces through the health officer. Every rural health unit must go to the barrios. They should not stay in the poblacion. They are intended for the people who cannot go to the doctor. Nako, asahan ninyo, yung mayor, yung kapitan, yung auditor, babalik-balikan niya yan.